not by works, so that no one can boast. So hindi daw dahil sa mga gawa natin, mabubuting gawa. Kaya pag tinanong kayo, paano kayo maliligtas sa langit dahil basta mabubuting yung ginagawa? Hindi. Ephesians 2:8-9, for it is by grace, dahil sa grasya ng Panginoon, you have been saved through faith. Dahil nanampalataya ka kay Jesus, kaya kaligtas. Okay? So, kung nanampalataya ka pala kay Jesus, kaya kaligtas, justified ka na. Wala kang dapat ibayad. Libre, gift. Okay, pag gift ba, kailangan mong bayaran? Oh, mukha kang tanga pag sinayaran mo yung gift. Okay, so, Kailangan pag gift. Problema kasi, hindi natin tinatanggap. Marami ang believers, hindi tinatanggap yung libreng grasya ng Panginoon. Kaligtasan. Kala nila, kailangan pa nilang pagbayaran gamit yung mga mabubuti nilang gawa. Wala na nga, sabi ni Lord, for it is by grace, through faith. Ano naman yung tinatawag ng sanctified? Okay, pag sinabi kasing justified, through the blood of Jesus, ligtas ka na. Justified ka na. Pag umarap ka sa God the Father, sabihin mo lang, Lord, naniwala ako kay Jesus Christ, tinugos ako ng dugo ng Panginoong Jesucristo, pasukin mo ako sa kingdom. Justified ka na. Justified, justified. Kung baga sa korte, hindi ka guilty. Umarap ka sa judge, hindi ka guilty. Pero pag sanctified na pinag-uusapan, yan na yung meron tayong effort. Pag sinabing sanctified, ayon sa dictionary, sineseparate, ginagawang sacred para sa gawain ng Panginoon. Yan ang prayer ko sa Panginoon. Lord, hindi pa rin ako just, hindi pa rin ako sanctified hanggang ngayon. Lord, baguhin mo ako. Gawin mo akong banal. Lord, i-groom mo ako na sacred ako para sa gawain ko. Ayan. Lalo pa ngayon, pinromote ako. Ginawa akong youth coordinator. Sabi ko, Lord, napakalaking responsibilidad nun. Lord, sanctified na ba talaga ako? Lord, sacred na ba ako? Kumbaga sa pare, na-ordained na ba talaga ako? So, kung akala nyo, mga pare na, ang ginagawang banal sa mga seminaryo, tayo nila mga born again, kailangan banal. Sa pamamagitan ng banal na spirit. Okay, so yun ang sanctification. Ang sanctification may effort. So kung gusto mong gamitin ang kapangyarihan ng Panginoon para makancel yung past mo, gagawa ka ng effort. Paano? Kung magkagalit pala kayo ng kapatid mo o nagpapangayin pala kayo ng kapatid mo, humingi ka ng tawad sa kapatid mo. Magsorihan kayo. Patulad na ginawa ko kagabi, sorry na ako para hindi na ako accountable. Hindi man sila maging maayos after mo mag-sorry, so wala na akong ano dun, wala na akong accountability dun. Pag umarap ako kay Lord, Lord, sorry na ako eh. Ayos na yun. Sincere ko sinabi sa kanila na gagawin ko yung mga bagay na dapat kong ginagawa sa bahay. Ayos na yun. Ayos na yun. Pero sabi nga sa kanta, sorry seems to be the hardest word. Tama. Sorry seems to be the hardest word. Sino dito nakapag-sorry na sa mga nanay nila? Sa mga tita nila, ate nila. Lapa, di ba? Hirap eh. Hirap mag-sorry. Parang nakakahiya. Ayaw ko nga kagabi. Sabi ko sa lola ko. Lumapit ako sa kanya. Sorry. Hindi ko halos mabukay yung bibig ko kasi nahihiya ako. Sabi ko, sorry. Sorry dun sa kanya. Sabay alin. Kasi nahihiya ako. Mahirap mag-sorry. Pero alam niyo ba yung feeling after ko mag-sorry? Parang ako natanggalan ng napakalaking tinik. Parang nasabi ko na kay Lord, Lord, wala na akong kasalanan. Lord, nakapag-sorry na ako. So gusto ko i-practice nyo. I-practice nyo na mag-sorry kayo sa lahat ng mga tao na nagawa nyo ng masama o napagsabihan nyo ng masama. At sa pamamagitan nun, nalilimit nyo yung past nyo. Okay? Hindi lang kayo na-justified ng blood ni Jesus, na-sanctified pa kayo. But double, 2-in-1, justification and sanctification. Sacred pa kayo. So, God's power will cancel your past. Pangalawa, God's power can conquer your problems. Second point, God's power can conquer your problems. So, sabi ko nga, no prayer, no power. Okay? So, pag nananalangin ako, pakiramdam ko, can conquer your problems. No prayer, no power.
So pag nananalangin ako, pakiramdam ko, napakalakas ng kapangyarihan sa buhay ko na binigay ng Panginoon sa akin. Kasi bakit sinasabi ko lagi binigay ng Panginoon? Kasi ayokong isipin na kapangyarihan ko lang yun, na ako nag-produce ng kapangyarihan ko. Hindi, wala kang kapangyarihan kung wala ang Panginoon sa buhay mo. Okay. So yung sinasabi ni Cedric na nananalangin siya, pakiramdam niya, kinikilabutan siya. Saan ang galing Cedric yung kilabot? Sa nagsimula, sa nagustis sa parte ng katawan ko. Sa likod niya. Okay. After mong maramdaman yung banal na, ay banal. After mong maramdaman yung kilabot na yun, anong pakiramdam? Magaan. Masarap ang feeling. Kasi kapag pala nahihipnotize ang tao, naranasan natin yun. Pag nahihipnotize ka pala, after ng trance, pagka pinagising ka na nung therapy,